just yung Bren, kasi ganito mismo yung parang composition ng echo kanina, yung in your face, straight to the point. Yung panggulat. Oo, straight to the point. Damage. Late game. Goods kami. Meanwhile, yung echo yung medyo hybrid. This time, you have the aim for the control. Magiging effective ba to? As Yawi and Joyboy, mano ay mano, sumusubok si Yawi, manggulo at manggamol sa purple box. Sa pagbana ng Bren Esports sa mga specific heroes na yun for Echo, this is actually a test on how these star players will adjust mismo with this kind of season players from Bren Esports. And this will tell kung gaano nga ba magiging effective yung hybrid choices na to. Ooh, interesting laning matchup, by the way. Benny Cutie against, or this Yuxiong against Super Marco. Aray! Oh. Binit! Kamuntikan! Oh! Eto. Isa na lang Dragon's Blood. Wala! Hindi umabot. As courtesy, sasalubungin ba nila Joyboy? Joyboy is at level 1. Sayang. Ngayon lang siya nag-level 2. Pero napakaganda nun for Echo. Na-delay nila at napilit nilang umuwi agad si Super Marco. So yung mga minion, itong dalawang minion part ng minion wave ng Echo, napaka-crucial nun para sa kanya. Hindi agad siya mag-level 4. Even the gold and yung pinaka-pwede maging pwestuhan ni Berry Cutie ay makakalamang siya. Yeah, yeah. Mas mabilis siya makakapag-clear ng minion wave. So it was a nice play for Echo during the game. Lumamang si Berry Cutie doon sa trade-off nila ni Super Marco. Na usually, di ba, ang 1-1, kahit in any other marksman, na kapag nag-inspire level 1, eh, in a way, lalamang. But the lifesteal o Benny Cutie paying off, at isa sa mga ayaw mo kapag kalaban mo Yuxiong, lumapit ka sa kanya. Mahirap so, nakalapit. Yun. Nakalapit, na-activate actually ang pagkuha ng stacks ng isang Yuxiong, ang Sha residue, tapos yung Sha essence, yung kita mo kanina yung lumalabas kay 1-1. Yeah, yeah. Kukumonek pa yon ng isa pang hampas. Kinulang lang eh, kinulang yung Sha energy eh. Nakatakas lang ng konti. Pero yun yung mga crucial para sa kanila. But speaking of crucial walang buhay players mga Echo. Okay, sabi ngayon ni Primart Easy, go tayo. This is Saxa falling low. Carl Easy nandun din, no mana right now for Primart. As Tremar trying to get away, knockups are here, that is the first blood. Naihahatid ng Bren Esports. Masyadong napalalim yung calculation ni Tremar doon sa laban. Napakagandang movement from the side of Bren Esports during that one kasi alam nila na bugbugan nga dito or salpukan ang gustong gawin ng Echo. So nung nakita nila na may naiwan na player from the side of Echo, yung naging movement nila, umalis sila doon sa turtle, automatic backup para sa kanila para masira na agad yung rotation ng Echo. Again, borrow play. Oh, sana naman! Courtesy, lalaban na lang si Super Marco! Uy! Super Marco! Uy! Dodging! Dodging, courtesy! Nice decision making for Super Marco. Alam niyang dead siya doon kung tumakbo siya. And for Super Marco, nakita niya din kasi na pwede siyang lumipad anytime as well siya nag-dictate. But speaking of dictate... Okay, may laban pa rin na magaganap. This time, makukuha ni Carl Tizzy yung turtle. At Carl Tizzy, magpa-farm na lang ngayon using the traces out. Joy Boy is here. Still at level 3 against Yawi level 4. So, no setups pa rin para sa side ng Bren Esports. Hindi pa nila magawa ngayon yung kanilang follow-up para makakuha sila ng pick-off. Hindi pa. Alam nilang target nila dito si Super Marco 1-1. Nakita ko yung kanilang emblem. This is a weakness finder. Specifically good for a marksman na kanina he has the confidence na magdagdag slow habang pinapalabas na yung basic attack. So kanina nakaligtas pa siya in just a second. And yun nga, Manji, naka-inspire nga to. Yeah, but then again, we're now closing in to our mid-game na nakakapag-farm si Carl, nakakapag-farm si Yawi, and si Super Marco nadidelay. Even though hindi siya nagkakaroon ng deaths, pinoint out nga to ni OSX. Kasi nadidelay siya. Na-mention mo rin to kanina, Chantel, mas magiging better. Much better yung magiging laning or controlling ni Berry Cutie sa baba. Pero naging sagot doon ng Bren is sila naman yung may pumunta sa may bottom lane. So lagi nilang iniikutan na ngayon si Super Marco. Oo, tulong na to. Kailangan eh. Kumbaga, crucial para sa kanila later on ang kukuhanan nila ng kanilang damage will be the 1-1. So for Echo naman, ang kailangan nila ma-activate right now is kung paano makakalamang at pwedeng sumama si Benny Cutie in terms of their rotation. Okay. Pero, Magka-try, susubok si Joy Boy. Pero ang ganda ng out ni Curtis, folks, still ang nilalabas.
Ng dalawang kuponan na to. Actually, nagamit din ng Bren yung kanilang mga ibang pwedeng skills doon against Echo. Aray. Pero for Echo, ang ganda ng kanilang zone up knowing na magkakaroon tayo ng turtle anytime soon. So, they're taking their chance na sila yung mag-dictate ng territory dito against the Bren Esports on our game. I think this Bren, sa plano ng Bren no, to take on Echo, Super Marco just got on the Corrosion Scythe, dagdags slow by basic attack actually. Yeah, yeah. And this might be their chance of controlling kung paano ang daming dash kasi ng ano eh, ng kalaban. So yeah, the way to do this is to get a setup for Super Marco with the ends of Joy Boy or Few na pwede nilang makontrol. Nadidelay man si Super Marco but you have flap para sa Bren Esports na gumagawa kahit papano ng onting space on their team. Hindi makakuha din si 3 Martizi ng maayos na position. But there you go. There you go. Ayan na. That is the tower down para sa side ng Echo. Yung sinasabi natin kanina, kailangan ma-activate na pwede sumama si Benny QT. Knowing na nasira na yung Torres sa may bottom lane, anytime magbabackup na siya ngayon para sa kanyang team. Nag-aabang na siya dito. This time, may payong napapasalubong si Pew. Nag-aabang ng Echo, Kurt, and 3 Mar. Ay pumipwesto na. Balik muna ngayon. Clear lanes. Marireset ang mga bops. Joy Boy and a few still naghahanap ng pwedeng pitasin pero makikita sila ni Yawi. Oh, sumusubok yung Bren maghanap ng kills pero nakaabang na ang Echo sa mga ganitong situation. I love how Echo responds to communication ngayon. Kung paano sila makapagbigay ng support once pwede maging aggressive ang Bren. Yeah. At this point in time, they can actually have the confidence to do so. Kaso ang Echo, they're trying to communicate. May dagdag vision pa from Carl Teasing, ang pinakamayaman ngayon ng marksman. Grabe. In our game. So looking at ang bahagi actually ng gold is Echo ang lumalamang. And the damage also is with Carl TZ. Yeah. Slowly but surely, kailangan din nilang maayos ang mismo nilang daan to take on Bren. Even at the gold, actually, si Super Marco, napakalayo ng kanyang habulin against Echo. Layo. Kaya kanina yung naging formation nila is nagbigay sila ng vision for Super Marco on the bottom lane para ma-secure nila masira yung Torre, which is nasira na nila ngayon. Pero kasi kung titignan natin ngayon, Corrosion Scythe pala yung item dito ni Super Marco for the side of Bren, and at ang kanyang katapat ay meron ng or going na sa mga additional na defense or War Axe ngayon. So, continuous damage. Mas mahirap para dito sa 1-1 na magbitaw or magpa-proc na kanyang crossbow of rang on this game. And now, Carl TZ, malapit na rin ang Blade of Despair na napakabilis at 8 minutes on decision shin. Here we go. Walang may nag-check actually kay Yawi. Bilis. Gandang pwesto for Echo. Yawi. Sumusubok ng Jit Kondo. Sumusubok din si Trima. Dalawang option yung sa Echo kasi. dalawa yung gumagawa ng play. And interesting, nasabi natin kanina during the draft, Bren Esports, humabol sila on bakbakan or yung panghabol pagdating sa teamfight. Parang ginawa dito ng Echo, alam nila na ganun yung lineup ng kanilang kalaban, hindi sila nagpo-force na talagang 5v5 or any teamfight, as much as possible, kumukuha lang sila ng objectives. Yeah, and you can see the discipline. They know that they cannot fight agad-agad kasi still may mga counter go yung Bren eh. May Kufra, may Kagura. Pero hanggang kailan tatagal yung ganitong klaseng discipline? Remember, na-mention natin kanina, this is still a 1-1. We still have the late game. Talagang rumarat-rat yan pagdating ng late game. Papatagalin ba to ng Echo ngayon? If you have the chance and confidence, gawin na lang ngayon. Actually, right now, we're seeing another timer. A bomb about to detonate na pwedeng makita ng Echo against them into the late game. Benny QT na. Kaya tinutuloy na nila. May flank. Apat yung flank dito. Nakabobobol na. Sabay, pinaulan na ng mga payong. Pero yung damage out of minute pa. Habang si Benny QT na kumuhay pa din. Si Carl. Akala natin yun na yun. Sobrang tapang nung apat na nag-flank sa Echo. Kaamuntikal pa sila lahat. Pero buti na lang ka. Bumatapag sila. Oh my God! Lamang pa rin ang damage ang Echo. Ang ganda na sana ng setup. May knock-up a flop. Tapos si Carl Dizzy. Hello, brother! Grabe yung Echo! Grabe! Sabi ni Carl Dizzy, I'm your friend. So am I. Pinapakita ngayon ng Echo, ang kanilang movement, once na may dumere, maglakad na isa,
Sige, I will follow. That is the play of Echo ever since game number one. Let's look at the Samsung Galaxy A Series instant replay. Ito yung sinasabi natin, dumiretso lang sila. Yes, magkakaroon ng burst damage from the side of Bren with that yin-yang overturn. At ito, tingnan nyo, CarTZ makakatakas because of the real world manipulation and zone out na ginawa ni Yawi and 3 far easy. Sabi nila, okay na maging matapang. Kaya naman nating panindigan. Atapang atao. Nagre-regen lang si Trimar. Hindi ako patay-patay. Akala natin yun na yun para sa Bren eh. Ang ganda na ng set nila eh. Yung set ng tatlo. Sakit eh. Pero kung isipin nyo, tatlo din sabay-sabay din nag-dash out. Grabe yun. Yun yung mga risky plays. Echo is a team na mahilig sa mga ganong risky yan na, plays. Yan ang signature nila ngayon. High risk, high reward na. High risk, high reward. Sure na. Si Flop. Ayan at, ayan na. Ito na rin yung backup. May mga recalls na. And si Flop, there you have it. Ito na. Binabalagbag na. Pasok kayo si Joyboy. Meron pa counter code. There you have it. Now, Joyboy and company trying their best to get rid of Team Echo, the super team. Ito na yung rat-rat na ginawa ni Super Marco. Merong dalawang makukuha, Bren. Nag-sacrifice muna si Flap. Dalawa ang nawala sa Echo. For Echo, medyo nasobrahan din doon. Actually, on that dragon form. But the good thing is that they have the Lord. Makakasira mo na sila. Kukuha mo na sila ng mga other objectives dito against Bren. Ito na yung laban na nakikita natin na talagang tapangan na ang magiging basehan para sa Bren at sa Echo. Even on that last teamfight, last skirmish, sinalubong din sila ng Bren eh. Actually, Bren, no, they're trying to find an opening. Parang it's a needle in a haystack. Ang nakikita natin dito kung if ever mag-i-engage dito si Bren, ang sustain or ito ha, this is 3-mart easy on a Purify. If ever, mas tansyo ni Joyboy, pwede siya makaalis ulit. Pero looking at the factor na kumakahuli ng isa, there's Vision also with the Mountain Shocker at ito nga ang laban. Ang hirap. Ang hirap. Amen. This is Echo ngayon. Team Risky. Oo, Team Risky. Team Risky. Team Risky. Risky Whiskey na itong pato eh. Alam na, kitang-kita na paano yung laruan. Kumbaga parang tinanong, gusto mo? Gusto mo? Tara! Laban ito! ML! Oo, ML! Pagalingan na lang! Oo, siya na! Uy! 3-mart na lun! Team Risky plays! That is another real world manipulation na ilalaman si Kurt TZ! Meanwhile, si Flap TZ dito! Kumitin yung damage! Hindi ito mama! Yung second kill ni Carl! Echo! Si Sasha! Papa! Oh no! Action ba ang gusto mo? Sabi ni Yawi at ni Carl, bibigyan ka namin ng action! Ang nakikita natin sa stream ni Carl TZ at ni Yawi, pinapakita mismo dito sa laban! Synchronization chemistry! Aliyo play yun eh! Aliyo! Actually, sisilip lang talaga si Saksa kung meron siyang buff doon. Automatic na pull sa ni Yawi. Teka, pero may dahil doon. Oh! Four-man! Four-man ultimate for Joyboy! But man, is it enough? The riskiest team of all time is here! Echo. Wala nang isip-isip kung madidens ka ba! Laban! Oh my God! Oh my G! Ibang klase to. Tingnan natin, may comeback potential ba ang Bren Esports? We're talking about how risky Echo is, pero it's effective. The higher you risk, the higher the reward. Ang daming nangyayaring ganun ngayon. Napaka-calculated actually ng Echo Philippines right now. Ang target nila palagi, ang only person na pwede maka-hold sa kanila in a leash is si Joyboy. Ang stun ni Kufra ang kailangan. Lagi nilang target o kahit lahat tayo bigatin na ultimate dito. Basta mawala lang si Joyboy. Actually, that is true. Even at game number one, ang talagang kinuha lang nila ay si Joyboy kasi kailangan, wala yung taga-protect. Wala yung taga-set up ng play. Ano sa mabilis para sa kanila? Again, nakumuha ng Lord. Wala na to. Uy, si Flop! Dahil yung play again. Si inapat. Inapat si Flop. Ito na nga si Joyboy dito. That is a knock-up. Pero dalawa na nawala ngayon sa Bren Esports. Nagkagulo na. Echo! Naririnig nyo na ba? Nag-flicker! Nag-flicker si Kurt! Nag-flicker para umalis ng wall. Oh sa sobrang God. Action ni Kurt na... Nirisk niya yung flicker niya, men! Yung TP! Yung nirisk niya yung flicker niya! The riskiest team of all time is here! Oh Echo! 2-0! At mukhang gagana nga ang super team! The Killer Orca! Talon galing sa karagatan. Eto na. Confidence. Eto na. 2-0.
Oh my G. The riskiest team as of the moment in our... Oh! Si Yawi, eto na! He's back! Grabe! Kumuha ka ng tubig! Welcome to season 9! Welcome to season 9! Sabi dito, di Yawi! The riskiest team! The riskiest team! Yung mga galaw nila, ano talaga? Parang alam mo yung mga galaw na... Galaw... Eto, mali yung word na gagamit ko, pero yung galaw pang benta, ganun. Pero apat sila, lima silang ganun. Na willing. Oo, oh, willing. Limang bomba. Mas gumagana lang. Parang nate, ito yung mga tipong, tara na, nandito na tayo eh. Diba? Usually, sa isang MOBA team, meron talagang isa eh. Merong isa na susugod sa lima. Tapos kailangan talaga. Tapos, meron talaga eh, may bomba talaga sa isang team. Ito, meron lang tayo nakita. Lahat sila. Lahat sila. Bomba. Limang bomba. Parang kahit ako, pag nakikita ko na sila na naglalakad, tatlo, apat, alam ko na eh. Crush na yun eh. The riskiest team. Ba't ka nga, pwede ka naman sumugod as 5 eh. Kaysa naman, isa lang eh. Ganun talaga eh. So, pinakita nila tayo ng bagong strategy. The riskiest team. The risky play from wow. Echo. I can't believe my eyes. I can't believe my eyes. Kayo, right? Kayo. Wala, gaganon na lang muna. Okay. Kasi yawi, gumanon na rin. Grabe. Ito yung mga aggressive team, high-ranking na mga nakakalaban mo sa MG. Actually, I'm speechless. Sinasabi natin na most riskiest team sila. Yes, kasi ngayon lang tayo nakakita na kapag ka after conceal, yung trajectory ng team, as in isang derecho. And it's effective. Usually, kapag mga ganun, ikaw kasi, yung ganun-ganun eh, ito parang lahat sila. Ineffective para sa kanila. Ineffective ka para sa kanila. Medyo nalulugi sila, pero wala na ba paraan na nila eh. Alam yung sinabi ko kanina na si Curtizio nag-iset ng lamban para sa mga isda. Imagine mo sila ngayon mag-cliff diving. Talon, 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 talon.